Shoutout muna tayo mga idol. Shoutout kay Giancarlo Antikina, Warrior Gaming, Mark Raya, Naruto Nowe Yoga, Alucard Fighter, Jay Lester, Mark Malucanag, Tantan Vlog, Joseph Rosal, Killer Likayan, Siljan De La Rosa, Nico Borromeo, Dato Prince Uto, Bembem Sawali, Lobos Motimo, Jan Sabieres Guerra, Simon, Albert Tison, Jessil Atos, Bon Rivier, Jan Carlines, Alucard Dracula, Amor Likayan, Yuan Canuel, Kier David, Joel Perea, Ice Gaming, Edward Ray Soliman, Rodibico Pardillo, Edmond Tobias, Crisandra Tamunto, Omar Marujom, Abilino Recarte, Princess Perolina, Ana Lulucas, Itachi Place, Kenneth Regaspi, Bruce Balteras, Tin Baumbog, Asliponi Kalumba, at kay Monty Gloria. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba. Bali, yung first 35 na magko-comment ang isa-shoutout natin next video. Shoutout sa inyo mga idol. Maraming salamat sa inyo. Sana patuloy nyo akong suportahan. God bless sa inyo. Yo mga idol, ito na nga yung video natin na ginawan ko ng poll. So salamat sa mga bumoto, na kung saan ay pag-uusapan natin kung paano nagkaroon or saan nga ba nagmula ang mga tailbiz. Dahil sablay nga yung unang video na ginawa ko about dito. Pero this time ay itatry ko nga yung best ko para may paliwanag ko sa inyo to ng maayos. Pero bago ko umpisan, kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na. Dahil sobrang laking tulong na nga yan para sa pag-unlad ng ating channel. At i-click mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating ilalabas na video. So game, umpisahan natin to sa pagpapaliwanag kung ano nga ba ang tailbiz at kung saan nga ba sila nanggaling. Ang tailbiz nga ay mga living forms of chakra na nilikha ng Sage of Six Paths na si Hagoromo Otsutsuki. From the word living forms of chakra, ang mga tailbiz nga ay nagtataglay ng massive and powerful chakra reserves. Kaya siguro tinuring sila as chakra monsters. Bali, merong 9 tailbiz at makukumpara mo sila sa bilang ng kanilang buntot from 1 tail to 9 tails. So paano nagkaroon ng 9 tailbiz? Dahil nga yan kay Hagoromo Otsutsuki. So sino ba siya? Sa madaling paliwanag ay siya nga ay legendary godlike figure at siya nga ang lumikha ng ninja world. So bago niya pa matagpuan yung mga hidden villages ay sinil niya nga sa kanyang sarili yung Jubi, or sa English translation ay 10 tails. Bali, sinil niya nga yung Jubi sa kanyang sarili para iligtas yung mundo at naging Jinjuriki nga siya nito. So para ma-prevent yung existence ng Ten Tails dahil sobrang lakas nga nito, ay using creation of all things ay dinivide nga ni Hagoromo yung Ten Tails. Dinivide niya ito sa siyam na tailed beast. Bali, ginawa niya din yun para ma-balance yung lakas at yung kapayapaan sa ninja world. So kaya kinokolekta ng Akatsuki yung mga tailed beast nun para nga ma-revive ulit yung Ten Tails. Dahil using Ten Tails nga ay kaya nga neto wasakin ang buong mundo. So ganun to kalakas. In fact, nasa lagna ng Ten Tails na to ng isang dalire yung tailed beast ball na binato sa kanya noon ng Gyuki or ng Eight Tails. Imagine mga lods, tailed beast ball sinalag ng isang dalire at kinailangan pa ng mga siyam na tailed beast na magtulong-tulong para lang talunin to. So ganun siya ka overpower. Bali, naging Jinjuriki nga neto si Madara at Obito. Ano nga ba yung Jinjuriki? Sila yung mga ninjang merong tailed beast na nakasil sa loob ng kanilang katawan. Mga tailed beast ay kayang magperform ng tailed beast ball, tailed beast bomb or video dama. Bali, isa lang po yung mga yan. Bali, ito yung ultimate jutsu ng mga tailed beast. Ngayon naman na kilalanin na natin ang siyam na tailed beast. Bali, magsimula tayo sa Ichibi o sa English translation ay one tail.
at mas kilala sa pangalang Shokaku. Ang huling Jinchuriki nga neto ay si Gaara. Bali, kaya nga netong kontrolin ang kanyang Jinchuriki habang tulog, dahilan kaya madalas nagkaka-insomnia ang kanyang Jinchuriki. Madalas niyang gamitin ang kanyang physical strength ng kanyang buntot at kaya din netong mag-manipulate ng buhangin. Kaya niya gumawa ng shield gamit yung mga buhangin. In fact, gawa nga sa buhangin ang kanyang buong katawan. Kaya hindi siya natatabla ng mga sugat. Nakita nga natin yun nung hiniwa ni Gamabunta yung kamay niya na parang wala lang sa kanya. Meron siyang technique na ang tawagin ay Desert Layered Imperial Funeral Seal na kayang pumigil at tiisin temporarily yung mga powerful techniques katulad ng Susano. Kaya niya din gumamit ng Wind and Earth Release at kaya niyang bumato ng Wind Bullets na kayang sirain ang isang kagubatan. Ang ugali naman nito ay madali nga itong mainis at parang lasing nga ito magsalita. At galit nga ito kay Kurama dahil sa sinabi ni Kurama na nakabase daw sa bilang ng buntot yung lakas ng Ted Beast. So punta naman tayo sa Nibi or sa English translation ay Two Tails, or mas kilala sa pangalang Matatabi. Ang last Jinchuriki nga nito ay si Yugi Tone. Ang Matatabi nga ay nababalot ng Blue Flames at magkaiba nga yung mga mata nito. Ang kulay nga ng kanyang mata ay yellow at yung kaliwa naman ay kulay green. Nakaparehas nga sa mga normal na mata ng pusa. At meron nga itong flexible na mga muscle dahilan kaya mabilis nga itong kumilos despite sa malaki niyang size. At gumagamit nga ito ng fire release. At gamit yung mga kuko niya ay kaya niyang durugin yung katawan ng isang tao at paliparin sa malayo ng isang swipe lang. Ang ugali naman nito ay kumpara sa ibang tail beast ay mabait at magalang nga ito. Ang next nga sa ating lista ay itong Sanbi, or sa English translation ay Three Tails, or mas kilala sa pangalang Isobu. Ang huling Jinchuriki nga nito ay si Yagura. Itong Isobu nga ay mukhang higanteng pagong na may shell na katulad ng sa Alimango at may kakayahang gumawa ng coral at mabilis nga itong lumangoy despite sa big size niya. Kaya din nitong gumulong kasabay yung mga matutulis na spikes sa kanyang katawan na pwede niyang gamitin sa pag-atake at ginagamit niya din pang depensa yung mga matitigas niyang shells at yung tatlong buntot niya na matitigas din na pwede niyang gamitin pang depensa or pang atake. Kaya niya din lumikha ng shock waves at gumagamit din siya ng water release. Nagbubuga siya ng powerful water blast at kung mapapansin nyo ay nakasara nga yung mga mata niya. So bakit nakasara ito? Dahil ito nga ang kanyang weakness kumpara sa matitigas na shells na nakabalot sa kanyang katawan ay ito nga lang yung malambot na part ng kanyang katawan. So lagi itong nakasara. Ang ugali naman nito ay tahimik lang at mahiyain. So punta naman tayo sa Yonbi, or sa English translation ay Four Tails, or mas kilala sa pangalang San Goku. Ang huling Jinchuriki nga nito ay si Roshi. Yung body build nga nito ay parang sa gorilla na merong dalawang mahabang sungay. Itong San Goku nga ay merong physical strength na kayang buhatin at ibato yung Gyuki nang walang kahirap-hirap. At knowledgeable nga din siya sa Taijutsu at kayang gumamit ng malalakas na sipa. Gumagamit din siya ng Fire and Earth Release kaya nakakagawa siya ng Lava Release. Kaya niya din gumawa ng mga volcano at nakakapagbuga din siya ng Green Flame. Ang ugali naman nito ay mataas nga ang tingin niya sa kanyang sarili at galit sa mga tao at sinasabing mas matatalino daw ang mga apes kumpara sa mga tao. Ang next naman ay itong Gobi, or sa English translation ay Five Tails, or mas kilala sa pangalan Kokuo. Ang huling Jinchuriki nga nito ay si Han. Itong Kokuo naman ay merong katawan na parang sa puting kabayo na may dolphin na ulo. Meron nga itong sobrang lakas na willpower. In fact, siya lang yung tailed beast na nakawala nun sa control ni Toby at sinubukan pa nga niya na atakihin ito. At nagtataglay din siya ng great physical strength. Madalas niyang gamitin yung sungay niya sa labanan.
pinagkocombine niya yung water and plenitude chakra para makalikha ng boil release. Ang ugali nga nito ay tahimik lang din. At punta naman tayo sa Rokubi, or sa English translation ay Six Tails, or mas kilala sa pangalang Saiken. Ang huling Jinjuriki niya naman ay si Utakata. Ang itsura naman niya ay mukhang giant slug. Nagbubuga nga ito ng sticky or malagkit na substance na ginagamit niya panghuli ng kalaban. At sobrang tibay nga nito sa labanan. Nakakagamit din siya ng water release at soap bubble ninjutsu. Ang ugali naman nito ay mabait at madali nga lang to hingian ng tulong. Ang next naman ay itong Nanabi, or sa English translation ay Seven Tails, na mas kilala sa pangalang Chomei. Ang huling Jinjuriki nga nito ay si Pu. Itong Chomei nga lang ang tail beast na may kakayahan lumipad, naglalabas ng nakakabulag na powder at gumagamit ng insect based attack katulad ng pagkagat at pagtusok ng kanyang sungay sa kalaban. Kanya rin gumawa ng cocoon para may slow down yung chakra absorption technique at matibay din siya sa labanan. Ang ugali naman nito ay masayahin at happy go lucky lang. Ang next naman ay itong Hachibi, o sa English translation ay Eight Tails, na mas kilala sa pangalang Gyuki. Ang Jinjuriki nga nito ay si Killer Bee. So ito naman ay mukhang higanting octopus na may malaking sungay. Siya nga ang pangalawa sa pinakamalakas na Nine-Tailed Beast. Nagtataglay nga din siya ng great physical strength at mabilis nga din itong kumilos. Ginagamit niya din yung tentacles niya pang salag at pang atake sa mga kalaban. Nagpo-produce na siya ng ink para pampabulag sa kalaban at kaya niya nga i-supercharge yung tail beast bomb. Ang ugali naman nito ay seryoso lang at matalino nga ito sa pakikipaglaban. In fact, binibigyan niya nga minsan ng strategy si Killer Bee habang nakikipaglaban. At ang huli sa ating listahan ay itong QB, or sa English translation ay Nine Tails, or mas kilala sa pangalang Kurama. Ang Jinjuriki nga nito ay si Naruto. Itong Kyuubi nga ay mukhang higanting pax at siya nga ang pinakamalakas sa lahat ng Nine-Tailed Beast. In fact, sabay niya ngang tinalo yung limang tail beast nang siya lang mag-isa. Nagtataglay nga siya ng sobrang laking amount of chakra at kaya niyang i-share yung chakra niya sa ibang ninja bukod sa kanyang Jinjuriki. Kaya niya din lumikha ng tsunami at muntik niya na nga durugin yung buong Konoha noon. At nakakasense nga siya ng chakra at natural energy kahit nasa malayong distansya. At nakakasense din siya ng negative emotions. Ang ugali naman nito ay masungit. At para sa akin, siya din ang pinakamatalino sa lahat ng tail beast. In fact, pinangunahan niya nga noon yung mga tail beast sa pamamagitan ng pagbibigay ng strategy kung paano tatalunin yung Jubi or Ten Tails. Pero pag kinumpara mo yung lakas ni Kurama or yung Ten Tails ay matik, sobrang layo. Siyempre mas malakas yung Jubi. At dyan na nga nagtatapos ang topic natin about sa mga tail beast. So sana time ay naipaliwanag ko na ito sa inyo ng maayos. At kung sa tingin mo ay may mali or kulang sa mga sinabi ko, ay i-comment mo na lang yan sa baba at pag-uusapan natin lahat yan. At kung nagustuhan mo naman itong ginawa kong video, ay bigyan mo na to ng isang bagsak na like. At huwag mo na din kalimutan mag-subscribe dahil sobrang laking tulong na nga yan para sa pag-unlad ng ating channel. So yun lang, salamat mga idol. Focus. I'm